Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Flash Report! Flash Report! Bounty Hunter! Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kunang impilan ng radyo sa buong Pilipinas. Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang unicorn, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Bounty Hunter. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! May ilang high-risk prisoner ang sa hindi malamang sanhi ay nakakatakas sa bilangguan. At may iba pa sa kanilang armado at lubhang mapanganib. Kung kaya't may pagkakataong naglalaan ng pamahalaan at maging ang mga pribadong mamayan ng gantimpalang salapi sa ikadarakip ng mga pugante. At ang malaking halagang nakapatong sa ulo ng mga takas na bilanggo, ang dahilan kaya porsigidong madakip ang mga pugante ng mga bounty hunter, buhay man o patay. Katulad ng mga pangyaring ating aalamin sa pagsisimula ng pagsubaybay natin sa kasong ito. Ito po sa RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kanunang ipinan ng radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan? Flash Report! Flash Report! Paskan, Talgado. Huwag kikilis sa sama. Paglagtag ka kang tumakas, puputok yung baril kong nakatutok sa'yo. Huwag mo akong puputokan. Lakas ng loob mong tumakas. Hindi ko gustong tumakas. Kapag natutukan ka pala ng bakal, namumutla ka eh. May nagpatakas lamang sa akin. Malas mo. Natunog akong narito ka sa kaingin. At buenas ko. Sa daming bounty hunter na humahunting sa'yo, akong kukubra sa malaking perang nakapatong sa ulo mo. May perang nakapatong sa ulo ko? Malaking pera, Oscar. Kaya bago pa ako maunahan ng ibang bounty hunter na nag-uunahang madakip ka, buhay o patay, isusuko ako. Hindi ka na kailangan sumuko. Dahil itutumba na kita sa... Flash Report! Flash Report! Isang takas na bilanggo, si Oscar Delgado, na may malaking halagang nakapatong sa kanyang ulo, ang napatay ni PO3 Mateo Prado dahil ayon sa pulis, nang tangkain niyang dakpin ng pugante ay nanlaban ito. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kanunang ipinan ng radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan? Flash Report! Flash Report! Inom lang ng inom, Francia. Talagang dadamihan ko ang inom ng ladies drink, Oscar. Para makarami ako ng kikitoyo sa iyo. Eh, kahit naman hindi ka magpakalunod sa ladies drink, malaki na magiging tip mo sa akin. Oh, galante ka talaga. Earring.
Sa'yo lang naman. Kaya naman ikaw ang priority ko sa mga nagiging customer ko eh. Dapat lang. Dahil basta tumiba ako sa sideline ko, naanggihan ka ng grasya. Bilip naman ako sa'yo. Para ka na, bounty hunter ka pa. At wise ako. Oh, kaysa ako maitumba ng pugante, huhulihin ko at uunahan ko na. Hindi ka wise. Tuso tawag doon. Pareho na rin yun. Importante, galante ako sa'yo. Sulit ko na mas trabaho ko, hindi ba? Sulit na sulit. Kaya nga pumayag ka ng igaray kita. Huwag na. Ano pa ba tinatanggi mo? Matagal na kitang siyota. Oh. Pag ibinahay kita, sagot ko lahat ng luho mo. Eh, nakakasama mo naman ako. Ano mga uhang ko sa gusto mo, hindi mo? Hayaan mo na lang ako sa libangan ko. At kulang ang araw ko kapag hindi ako nakatuntong dito sa beer house. Okay. Mag-GRO ka rito hanggang gusto mo. Pero basta kinailangan kita. Sa akin ka magtatrabaho. Okay? Okay na okay. Kubita, kalma ka lang. Hindi lang ako ang kaibigan mong nakikipaglamay dito sa burol ng tatay mo. Tutor, hindi ko kayang magtimpi. Hindi ko natimping ihampas ang kamay ko sa mesa dahil hindi ako naniniwalang nanlaban ang itay ko. Sinalvage siya! Oof. Sinadya siyang itumba ng bounty hunter na nakahuli sa kanya. Hayop na parak yun. Mapapatay ko siya. Kahit tibulang ako, mapapatay ko siya! Nagbabalikan yung linggo, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Bounty Hunter. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ador, pumalis ng ibang nakipaglibing sa itay ko. Hindi kita may iwan, Vita. Kasi may kasalanan ako sa tatay mo. May kasalanan ka sa itay ko? Habang nagtatrabaho ako sa kaingin, namataan kong nagtatago doon ng tatay mo. Kakausapin ko sana siya dahil delikado ang ginawa niyang pagtaka sa kulungan. Alam naman niya magkaibigan tayo kaya baka sakaling makinig siya sa akin. At mapasuko ko siya ng maayos para hindi na lumala ang kaso niya, ang parusa sa kanya. Pero bago ako nakalapit sa kanya, tinutukan na siya ng baril ng pulis at itinumba. Hindi nanlaban ng itay ko? Hindi. Hindi ko akalaing itutumba ang itay mo ng pulis. Akala ko uhulihin siya ng buhay, kaya hindi ako kumilos. Pero kung alam ko lang napapatayin siya nang walang kalaban-laban, naaawatin ko ang pulis na yun. Mangyari na mangyayari. Kung kumilos ka pala, buhay pa sana ang itay ko. Kaya nga nagsisisi ako, Jovita. Wala kang sorry kwentang kaibigan! Jovita! Jovita! Kung titestigo ko laban sa nagtumba sa tatay mo, malamang mas paniniwalaan ang isang pulis kaysa sa kagaya kong isa lamang kaingero. Ay! Ano ba? Nabagsak tuloy yung mga pinamili ko sa mga gas. Taka-taka! Ikaw lang ang bumangga sa akin eh. Eh, paano? Nagsa-cellphone ka ba naglalakad? Ang pasisihin mo? Eh, kung saan paling kaya kita? Raja! Kalma lang. Pabayaan mo nga ako, Mateo. Pupulutin ko na ang mga pinamili mo. Ba't na nasa kotse? Ay, nako. Maihatid na kita pa uwi. Tara. Alam mo, kung di mo ako inawat, Mateo, makakatikim sa akin ang babaeng yun eh. Kung di mo lang
ilayo agad sa kanya, talagang manghihiram siya ng mukha sa aso. Sandali lang. Ako bang kinakausap mo? Ikaw nga. Bakit mo ako tinututukan ng baril? Hindi ako gago para paglalangan mo. Kahit naka-dark glasses ka at naka-sombrero, sigurado akong ikaw si Danilo Alejado. Ampugante na may malaking perang nakapatong sa ulo. Kaya nang namataan kitang naglalakad dito sa tabing kali, binalikan kita. Huwag mo akong puputukan. Susuko ako. Malas mo. Wala akong balak hulihin ka ng buhay. Huwag mo siya putukan! Bakit ka na kialam? Hindi ako susuko! Nakasakas tuloy yung huhulihin kong pugante. Pinigilan kita dahil hindi mo siya huhulihin. Itutumba mo siya. Gaya ng ginawa mo sa tatay na kaibigan ko. Nasusuko na sa'yo. Pero itinumba mo sa kaingin. Bitiwan mo ang hukmay ko! Tiyama! Habulin ko yung pugante na nakatakas dahil sa pakikialam mo. Tarantado ka. Pero kapag hindi ko sinahuli, malalagot ka sa'kin. Malilintikan ka sa'kin! Nagbabalik ang unicode, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Bounty Hunter. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Dahil sa paghadlang ni Ador, tuluyang natakasan si Piotr Mateo Prado ng pugante na datakpinsanan niya. Ang magandang dalaga namang si Roxanne ay pinagbili na ng nakatatanda niyang kapatid. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kanunang ipinanaradyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report! Flash Report! Roxanne, huwag kang magpapaapi kahit kanino. Kuya Galo, hindi ko naman maintindihan yung babaeng nakabangga ako kanina doon sa labas ng mall. Siya na nga bumangga sa akin, ha? Siya pa galit. At muntik pa akong sampalin. May mga tao talagang war freak. Buti na lang, may lalaking umawat sa kanya at inilayo siya. Nakilala mo ba ang babaeng yun? Hindi. Eh, sinabi ko na nga sa'yo kasi nga pagdating ko kanina, tinanong mo ko bakit ako napapailing. Pag nakita mo ulit ang babaeng muntik na umawal sa'yo, isumbong mo sa akin. Tuturuan ko ng leksyon. Huwag na, kuya. Pwede bang hindi kita ipagtanggol? Nag-iisang kapatid kita. Hindi naman ako nasaktan ng babaeng yun. Eh, para ano pa't naging hepe ako ng pulis kung hindi kita na matutulungan? Kuya. Hindi mo na nakagis ng buhay ang mga magulang natin, Roxanne. Dahil matapos mamatay si mama nung sanggol ka pa lang, sumunod namang nawala si papa dahil sa isang aksidente. Pero ipinangako ko sa puntod nila na hindi kita pababayaan. Kaya sino ang mag-aapi sa'yo? Ako ang makakalaban. Ador Andalio. Ha? Ikaw? Ako nga. Piotr Mateo Prado. Alam kong pulis ka kahit nakasibilyan ka. Pamilyar sa akin ang mukha mo. Lalong pamilyar sa akin ang pagmumukha ng gaya mong pakalamero. Kaya pinagtanong ko ang pangalan mo. At inabangan kita sa eskinitang to. Piotr... Nakatakas ang huhulihin kong pugante dahil sa kalokohan mo. Ginawa ko lang ang nararapat. Dahil kung hindi kita inawat, itutumba mo na naman ang takas na bilanggo na huhulihin mo. Kapag natakasan ako ng pugante, mananagot ka sa akin. Malilintikan ka sa akin. Bitiwan mo ang kwelyo ko. Lumabang ka. Pulis ka. Hindi ako lalabas sa iyo. Lumabang ka o hindi, gugulpin kita.
Kahit nakabulamta ka na at hindi makagulapay, lulumpuin pa rin kita. Sobra ka na. Papalag ka na. At hindi ko umupulis ka, papayag na lamang ako para gabiyotuhin mo. Sige! Umalag ka! Tignan ko kung hanggang saan ang tapang mo! Nagbabalikan nyo ni ko, DZRH 11 Recipayan sa Kasaysayan. Bounty Hunter! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Opo. Ano pong kailangan nila? Dito ba ang bahay ni Chief Galo Sarmiento? Opo. Dito nga po. Kapatid niya ako. Ano ang kailangan niyo sa kuya ko? Galing ako sa presinto. Wala rin si Chief. May nakapagsabi doon sa akin na dito ang bahay niya. Kaya naparito ako para magpasalamat sa kanya. Dahil sa ginawa niyang pagliligtas sa buhay ko, na mapaaway ako sa isa niyang tauhang pulis. Wala po dito si kuya eh. May pinuntahan na malapit lang dito. Kaya gamit lang yung sasakyan niya, motosiklo. Hindi bale. Babalik na lang ako rito. Sige po, kayo pong bahala. Huwag mo na akong pupuin eh. Tingin ko naman, hindi naman nakakala yung edad natin eh. Ako si Ador. Ador Andalio. Sige. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Oh, mukhang masaya ka, Ador. No. Tumita. Pasipul-sipul ka pa habang nagpuputol ng mga kahoy na panggatong dito sa kaingin, ha? Talagang masaya ako, Pards. Dahil nakakilala ako ng babaeng sa una ko palang makita, humanga na ako sa ganda. Eddie, wow! Kilala ko ba? Hindi. Nakababatang kapatid si Roxanne ang chief of police na si Galo Sarmiento. Nakilala ko siya nang magpunta ako sa bahay nila kahapon. Maganda na siya, mabait pa. Oh, talaga? Oo. Nakipagkilala niya sa akin. Pumayag pa siyang maging magkaibigan kami. Kaya babalik ako sa kanila. Hindi lamang para magpasalamat sa kuya niya sa ginawa nitong pagliligtas sa akin nung tutukan ako ng baril ng isang tauhan ito, kundi para makita at makausap ko si Roxanne. Wow, mukhang umiibig ng kaibigan ko ah. Siguro nga, Jovita. Pag-ibig itong nararamdaman ko. Kaya nga nag-iisip ako kung paano ko aasenso para kung sakali mabigyan ko ng magandang buhay ang mapapangasawa ko. Parang pamilyar sa akin ang lalaking nakasalubong ko rito sa bukana ng kaingin. Oo nga. Hindi ako maaari magkamali. Siya yung pugante na huhulihin sana ni P.O.T. Mateo Prato na nakatakas nang pigilan ko yung pulis na paputukan siya. Kapag nakita uli ni P.O.T. Mateo Prato ang pugante ito, malamang tuluyan na siyang itumpa. Dahil habol ng pulis na yon ang malaking pera na nakapatong sa ulo ng takas na ito. Kaya ako nang kikilos para din sa kabutihan ng pugante. Huhulihin ko siya ng buhay. Ikaw, halik ka! Galik ka! Halik ka! Itiwan mo ko! Huwag ka na magpumiglas. Huwag ka na magtakat-tumakas. Mas mabuti nang mahuli kita ng buhay kaysa itong baka ng pulis na umahanting sa'yo. Ayaw mo akong bitiwan, ha? Ayaw mong magpahuli na maayos, ha? Huhuliin kita sa ayat sa gusto mo. Ito! 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 Ito!
Nagbabalik ang unico, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Bounty Hunter. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Nadakip ng buhay ni Ador ang takas na bilanggo at natanggap ng binata ang malaking halagang gantimpala sa ikadarakip ng pugante. Doon nagsimula si Ador na maging isang bounty hunter. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kanunang ipila na radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Wow! Sarap, Panol! Sarap bumiyahin sa akin ng bago at mamahaling motorsiklo! Ibatid kang mabuti sa likod ko, Bita! Baka malaglag ka sa pag-angkas mo rito sa motor ko! Kailan kaya ako magkakaroon ng ganito kagandang sasakyan, Parbs? Madali ka lang magkaroon ng ganito! Paano? Panghuli ka rin ang pugante! Na may nakapatong ng malaking halaga sa ulo! Hindi ko kaya yun, Parbs! Maganda palang pagkakitaan ng pagiging bounty hunter! Malaking perang natanggap ko sa pagkakahuli ko sa takas na bilanggo na may nakapatong na malaking halaga sa ulo. Kaya hindi na ako manghihiram lang ng motorsiklo. Kaya seryosohin ko ang trabaho ito para umasenso ko. Para hindi ako maging alangan sa babaeng liligawan ko. Wow! Level up ka na talaga, Ador! Mula sa pagiging kainyero, naging bounty hunter ka na. Kailangan mag-celebrate tayo. Mapansit ka naman, Parts! Hindi lang pansit, Kavita. Sa laki ng perang natanggap ko, iba-blow out kita ng gusto. Ayos! Anong ador yun? Nabulyaso na ang paghuli ko sa pugante dahil sa pakikialam niya. Kinumpitensya pa niya ako sa sideline ko dahil sa pagkakahuli niya sa takas na may nakapatong na malaking pera sa ulo. Sa kanya na punta ang reward. Pagsisisihan niya ang ginawa niyang pagtalo at panggagago sa akin. Ador! Promise mo ah! Babalik ulit tayo sa resto na to, ah. Oh, ayun. Bita. Lumabas na ang tarantado sa restaurant na nakita kong kinainan nila ng kasama niyang tibo. Hindi na sayang ang pag-aabang ko rito sa likod ng puno. May pwesto na ako. Pagdaan ang motorsiklo nila rito sa tapat ng kinupublya ko, puputukan ko sila. Sisiguruhin kong todas ka, Ador. Itutumba kita. Nagbabalik ang unico, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Bounty Hunter. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Hindi na iputok ni Piotre Mateo Prado ang kanyang baril kay Ador dahil sa pag-awad ng police chief na si Galo Sarmiento. Nagpunta ang binata sa bahay ng hepe. Doon niya nakilala ang magandang si Roxanne na kanyang hinangaan. Kasunod niyon, isang takas sa bilanggo na may malaking halagang nakapatong sa ulo ang nadakip ng buhay ni Ador. Doon nagsimula ang pagiging bounty hunter ng binata. Bagay na lalong ipinagngit-ngit sa kanya ni Piotre Mateo Prado. Kung kaya't tinambangan ng polis si Ador at paulit-ulit na pinaputukan. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH. Ang kuno ng ipinanradyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan? Flash Report.
Flash Report! Humita! Ba't bumabaril yata sa atin, Ador? Tingnan, sinsam lang tayo! Ano? Tayo, pa-pa-pink! Aray! Aray ka! Humita! Okay ka ba? Okay lang ako! Ikaw? Okay ka lang? Oh, may gasgas ako sa siko. Uy, tama ka! Wala! Ikaw? Wala rin! Mabuti! Ay. Walang tinamaan sa atin nang paputukan tayo. Sino kayong nang ambo sa atin, Parts? Magkubli ka, Hupita. Oh, Adol! Hanapin ko yung ambo sa atin. Kapag nakita ko yun, magkakamatayan kami! Ingat ka! Adol! Suwerte pa rin ang Ador na yun, Francia. Inaambos mo siya, Mateo? Sumablay lang? Mabuti hindi kanya nakita nang hanapin niya yung bumalik sa kanila ng kaangkas niya sa motorsiklo. Yung bunga mo! Hindi, walang problema dito sa beer house. Ano nga ba? Kanya-kanyang pakikipagbulahan lang sa customer kami ng mga kasama ko. Wala kaming pakialaman dito, ha? Tsaka, papahamag ba naman kita? Tiwala ako sa'yo. Kaya wala akong inililihim sa'yo. At saka kahit anong mangyari, nasa likod mo ko. Yan naman ang inaasahan ko. Ikaw pa? Eh sa lahat ng customer ko, ikaw ang pinakagalante. Hindi ba? Kaya lang, hindi ko pa may bibigay yung iniuungot mo sa akin na bagong labas na brand ng cellphone. Ay, naku. Lang. Huwag ka mag-alala. Madali ko lang may bigay yun sa'yo. Kapag tumiba uli ako sa sideline ko. Hirap pa kaya yun. Pag may nahuli akong pugante na may nakapatong na malaking halaga sa ulo. Kailangan makahuli-huli ako ng pugante na may malaking reward na nakapatong sa ulo. Para maibigay ko yung gusto ni Francia. At hindi ako palitan ng siyota kung diyaro niya. Bah! Lalaking yun ha, nadaan ako naglalakad sa tabi ng kali. Nakahina-hinala ang kilos at mailapang mga mata. Suot niya ang damit na katulad nung itinip sa akin ang isa kong asset. Babalikan ko lalaking yun. May sasapuganting may nakapatong na malaking reward sa ulo. Si Dindok Castro. Ang pugante na huliin ko, biglang tumakbo, papasok sa eskinita. Natulugan niya at ang parak ako, at huliin ko siya. Habulin ko pugante ko, hindi ko siya hahayaang makatakas. Hoy! Dindok Castro! Huwag kang tumakas! Tigil! Kapag hindi ka tumigil, papuputokan kita! Nagbabalikan nyo ni ko, DZRH 11 Recipayan sa kasaysayan. Bounty Hunter. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hindi ako pauhuli. Hindi ako pauhuli sa umahabol sa akin. Mangyari nang mangyayari. Dito ko dadaan. Halika! 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 Hindi ka makatatakas. Halika rito sa kumbe! Halika! Bitiwan mo ko. Bitiwan mo ko. Kuminaho ka lang. Para hindi tayo mapunan na humahabol sa'yo. Mabuti. Hindi tayo napunan ng humahabol sa'yo rito sa kinukubla natin. Sino ka? Isa akong bounty hunter. Binto Castro. Kilala mo ako? Ilang araw na kitang sinusubaybayan. Huwag ka nang papalag para mahuli kita ng buhay. Kapag bounty hunter na pulis ang humabol sa'yo at naka-tsyempo sa'yo, sigurado, paglalamayan ka. Ano? Mahal mo ko, Ador? Pasensya ka na, Roxanne. Hindi ako sanay manligaw eh. Kaya sinasabi ko lang kung ano yung nararamdaman ko. Ngayon lang kasi ako nakaranas na magmahal. Sorry. Huwag kang mag-sorry. Mahigit isang buwan pa lang tayo magkaibigan.
Nanligaw ka agad ako sa'yo. Hindi naman kasalanan ng tao na magpahayag ng kanyang nararamdaman. Roxanne. Naintindihan kita. Dahil pareho lang tayo ng nararamdaman sa isa't isa. At Roxanne, salamat. Salamat hindi mo ako pinahirapan. Prangka lang ako. Katulad mo, sinasabi kung ano yung nararamdaman. Roxanne. Roxanne. Ay. Naku, dumating pala yung kapatid mo. Kuya Galo? Mateo, mukhang hindi ka kontento sa trinabaho ko. Pransya, basta ganitong nakakasama kita sa motel, wala na akong mahihiling pa. Eh, bakit ang lalim ng buntong hininga mo matapos ang round natin? Hindi ko maiwasang hindi maburyong kapag naiisip mong ginagawang panggagago sa akin ni Ador Andalio. Sino? Yung kaingero na naging bounty hunter? Sino pa? Siya lang naman ang gumagago sa akin. Kinumpitensya na niya ako sa sideline ko. Inagawan pa niya ako ng trabaho at ng premyo. Eh, tinik sa lalamunan mo palang ador niya yun eh. Malaking tinik. Salib na sa akin mapunta reward sa ulo ng puganting huhulihin ko sana. Kay ador na apunta ang pera. Dahil siya nakahuli sa takas. Mateo. Sa ginagawa ng ador na yun, lalo niyang ginagatungan ang galit ko sa kanya. Kaya hindi ko na pagtatagalin ang buhay niya. Sa susunod na magka-enkwentro kami, sisiguruhin ko na ang kanyang kamatayan. Nagbabalikan yung lingkod, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Bounty Hunter. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report! Nasapawan ni Ador sa pagiging bounty hunter si PO3 Mateo Prado. Kaya lalong nagngit-ngit ang huli sa binata. At lalong nag-ibayo ang hangarin ng pulis na may tumba si Ador. Ating ipagpatuloy pagsabay-bay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Simayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kuno ng hipilan ng radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report! Kuya Galo? Tuloy ka, Roxanne. Bukas ang pinto. Pwede kitang makausap. Pasok ka. Salamat. Anong gusto mong pag-usapan natin? Yung nakita mo sa amin ni Ador kanina, pagdating mo. Yung paghahalikan nyo? Galit ka. Kaya pagdating mo, nagtuloy ka kaagad sa kwarto mo. Hindi ka na lumabas hanggang sa nagpaalam na si Ador. May dapat ba akong ikagalit? Kuya, kami na ni Ador. Magagalit lamang ako kapag nakita ko naaapi ka. Okay lang ba sa'yo na maging magkasintahan kami? Maliwanag ang tawag sa akin ni Roxanne. 50-50 ako kay Chief Galo Sarmento. Dahil lang tanungin daw ni Roxanne ang kuya niya kung okay sa kanyang relasyon namin. Hindi yun kumibo. At bumuntong hininga pa ng malalim. Ano kayang mabuti kong gawin para makagaan ako ng loob ng Chief Sarmento? Biglang humarang sa daraanan ko dito sa highway ang kotse niyo. Ador Andalio! PO3 Mateo Prado!
Bitin ang encuentro natin dahil sa pag-awat ni Chief Sarmiento. Piotri, ayoko ng gulo. Sa dami ng atraso mo sa akin, akala mo ba pagtatagaling ko pa ang buhay mo? Huh? Bitiwan mo ang belen! Bitiwan mo ang kamay ko! Hindi ako papayag na maitumbang mo ko! Hindi mo maagaw sa akin ang baril ko! Tarantado ka! Ay, puputukan kita! Tutudasin kita! Nagbabalik ang unicorn, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Bounty Hunter! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report! Nabuwal ang motorsiklong sinasakyan ni Ador at ng kanyang kaibigang tomboy na si Jovita. Gayunman, wala sa kanila ang nahagip na mga bala. Matapos silang paputukan ni Piotr Mateo Prado. Kasunod yun, namataan ng pulis ang isang taka sa bilanggo na may malaking reward na nakapadong sa ulo at agad na tinugis ito. Subalit si Ador ang nakahuli ng buhay sa bugante, lalo nagiba yung ngit-ngit ni Piotr Prado sa binatang naging bounty hunter. At nang muli silang magkaharap, nag-agawan sila ng baril ng pulis hanggang sa pumutok ang sandata. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Ito po sa RH11 Ray Simayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kanunang ipinan ng radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan? Flash Report! Piotr Prado, binabuanes ka pa rin, Ador. May tama ka. Ako nahagip ng bala sa dibdib. Piotr, kailangan magamot ang tama mo. Halika, bitiwan mo. Kahayaan mong malalayang kitang tumayo. Kumapit ka sa akin. Huwag mo akong pakiramal. Kailangan madala ka sa ospital. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kahit ayaw mo, tutulungan kita. Tarantado ka. Piotr Prado, kahit galit ka sa akin, kahit pinagtangkaan mo ang buhay ko, hindi kita hayaang mamatay. Isusugod kita sa ospital. Francia. Mateo, lakasan mo loob mo. Mabuti. Dumating ka. Ibinili mo daw sa nurse sa pinagamit mo ng cellphone mo at tumawag sa akin na pumarito ka agad ako dito sa ospital. Grabe. Tama ako. Magagamot ka. Parating na rin yung doktor na mag-o-opera sa'yo para matanggal ang bala sa katawan mo. Nararamdaman ko. Hindi na ako tatagal. Mateo, huwag ka patatalo. Si Adora. Lumaban ka. Hindi na ako makagaganti sa kanya. Sikapin mo lumaban at magpagaling para makaganti ka sa kanya. Ikaw na ang gumanti sa kanya para sa akin. Mateo? Ikaw na. Mateo! Mabuti at dumating kayo! Bakit nagkakagulo dito sa presinto? Nakatalo siya sa pagbilanggo si Zelda. Ano? Sinamantala na ang lakas ng ulan kagabi para malagaring rin sa bagal, sir. Nakatalo po. Magsagawa tayo ng manned operation, men! Yes, sir! High-risk prisoner ang dyan sa mga bugante. Kaya malamang, magkakaroon ng reward sa kadarakap nila. Buhay, mano, patay! Nagbabalik ang unicorn, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Bounty Hunter! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Kuya,
May operation ba kayo ng mga tauhan mo? Mayroon, Roxanne. Kaya umuwi ako at inilabas ko itong mahaba kong baril. Hindi mo naman dinadala yan kung wala kang mahalagang lakad. 10 bilanggo ang nakatakas sa presinto kagabi. At silang subject ng manhunt operation namin ng aking mga tauhan. Bakit hindi mo nilang ipaubayas sa mga tauhan mo yung paghahanap at paghuli doon sa mga tumakas na bilanggo? May reward ang nakapatong sa ulo ng ilang pugante. Para hindi malagay sa panganib ang buhay mo. Ang buhay ng mga takas ang nasa panganib kapag nahanap namin sila. Kuya. Kaya sa malisgrasya ako, uunahan ko nang itumba ang mga pugante. Pwede ka ba makausap sandali? Kilala mo ko? Nagkita na tayo sa ospital. Natatandaan na kita. Ako si Francia. Yung girlfriend ni PO3 Mateo Prado? Ah, hindi. Kaibigan ko lang ang pulis na yon. Na regular customer ko sa beer house. Kaya dinalo ko sa ospital nung mabalita ako na disgrasya siya. Malas lang niya. Hindi na siya nakasalba. GRO ka pala? Oo. May pinuntahan akong isang kaibigan sa malapit dito. Nang mapadaan ako sa kalyeng ito at nakita kita, kaya lumapit na ako sa'yo. Dito ka pala nakatira? Oo. Ador, sasamantalihin ko ng pagkakataong ito para anyayahan kang pasyalan ako minsan sa beer house. Hindi ako mahilig magpunta sa ganun lugar eh. Sayang. May bibigay pa naman akong tip sa'yo. Tungkol sa ilang nakatakas sa bilanggo na may reward na nakapatong sa ulo. Totoo? Oo! Balita ko kasi magaling kang bounty hunter. Sige, mag-usap tayo. Sa beer house? Eh, hindi ba pwedeng dito na lang? Sa beer house na, doon ang gusto ko. Doon ko kasi kinakausap ang mga lalaki na titipuhan ko. Natipuhan mo ko? Okay lang ba sa'yo? Palabilo ka pa na. Hindi biro yun. Etong pruweba. Adol! Roxanne? Tumaan lang ako dito. Magpapasama sana ako sa iyong pagdalaw doon sa pinsan ko may sakit na taga rito eh. Pero di bali na lang. Ako na lang dadalaw sa kanya. Teka, Roxanne! Sandali lang! Roxanne! Roxanne! Kahit paulit-ulit akong tumawag at mag-text kay Roxanne, hindi ako sinasagot. Hindi ko siya masisisi. Masyado siyang nasaktan sa nakita niyang pagalik sa akin ni Francia. Bakit kasi nalikan ako ng GRO na yun eh? Hindi pare. Kapag maluwag ang oras ko, pupuntahan ko si Roxanne para palimunagan. Sana maniwala siyang hindi ko gustong nakita niyang paghalik sa akin ng ibang babae na hindi ko inaasahan. Tatapusin ko lang ang trabaho ko. Sana totoo ang tip sa akin ni Jovita na dito niya nakitang nagtatagong dalawa sa mga puganting nakatakas sa presinto ni na Chief Sarmiento. Malamang nakatulog ang dalawang takas kaya tahimik na tahimik. Sisilip ako dito sa bintana. Walang katao-tao sa loob ng kupo. Oh, may dalawang lalaki biglang lumabas sa likod ng puno sa dikalayuan. May hawak silang kaplasong kahoy. Balas mo! Palapit ka palang, nabatakan ka na namin! Kung plano mong dakpin kami, lalo kang mamalasin sa amin! Hindi kami tumakas para lang magpahuli. Tudurugin namin ang hawak naming kahoy sa katawan mo! Totodasin ka namin! Hindi kayo tatama sa akin! Kahit dalawa kayo, hindi ko kayo aatrasan! Mabilis mo! Nagpabulugta mo ang kasama ko! Ikaw naman ang isusunod ko! Halika, Pietan!
Nagbabalik ang unico, DZRH 11 Recipient sa kasaysayan. Bounty Hunter. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Kahit pinagdulungan si Ado ng dalawang takas na bilanggo na may malaking halagang nakapadong sa ulo, nadaig at nadagip ng binata ang mga pugante. Kasunod yun, nagdesisyon si Ador na makipagkita sa DRO na si Francia. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Ito po sa RH11 Ray Sipayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kanunang hipilan ng radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report! Flash Report! Wow, 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 wow! Ang laking pera na natanggap mo, Ador! May party ka dito, Jovita. Ba? Dahil ikaw ang nag-tip sa akin, kaya nahuli ko yung dalawang pugante. Thank you, thank you, thank you! Malaki-laki ng naipon mo, Pards! Dadagdagan pa yon. Kapag nadagdagan pa mga puganteng may reward sa ulo na madadakip ko. Wala na akong alam na maituturo sa'yo eh. May alam si Francia. Si Francia? Oo. Yung kakilala kong GRO sa beer house. Uy, ingat ka, Ador, ha? Bala ko siyang puntahan. Baka sakaling may maitip siya sa akin na pinagtataguan ng ibang pugante. Baka gusto lang ng Francia na yun na maging suki kanyang customer. Pamamaya niya, mahawa ka pa ng sakit sa babae, Parts, ha? Bagay na ayoko mangyari yun. Malaking utang na loob ko sa'yo. May ganti mo ako sa nagtumba sa airpot ko. At hindi na nabahiran ng dugo ang kamay ko para ipaghiganti siya. Ano ba? Tutulong mo ba ako hindi? Kasi parang... Akala ko... Sinuluko lang? Gusto mo sa Biraus tayo mag-usap, Francia? Matao doon, Adore. Saka maingay. Bakit? Niyaya mo ako rito sa motel? Ay makakapag-usap ng sarilinan. Okay lang sa akin. Basta mag-uusap lang tayo sa nalalaman mo tungkol sa pinagtataguan ng ilang bilanggong tumakas na may nakapatong na reward sa ulo. Okay. Pag-uusapan natin ang tungkol doon pagkatapos kong maligo. At habang naliligo ako, manood ka muna ng TV, hmm? Sige. Malas mo, Ador. Kumagat ka sa patibong ko. Ngayong nakatuto ka mga mata mo sa TV at nakatalikod ka sa akin, ilalabas ko ng patalim sa bag ko. At itatara ko nitong mata na sa likuran mo ng ganito, ah! Nagbabalik ang unico, DZRH 11 Recipient sa kasaysayan. Bounty Hunter. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Kasunod sa pagbutok ng baril na pinagagawaan ni P.O. 3 Mateo Prado at Ador, dahan-dahang napahandusay ang pulis na siyang nahagip ng punglo sa dibdib. Isinugod agad ni Ador si P.O. 3 Prado sa ospital. Subalit, nalagutan din ito ng hininga. Kasunod yun, naging matagumpay pa ang binatang bounty hunter sa pagdakip ng buhay sa ilang takas na bilanggo na may nakapadong na malaking halaga sa ulo. Subalit, tinangkang patayin si Ador ng GRO na si Francia. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Simayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kanunang ipilan na radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan? Flash Report! Flash Report!
Balikat ko. Sinuswerte ka pa rin, Ador. Pag-atake ko sa'yo, napalingon ka pa sa'kin. Kaya sa balikat ka lang nadaplisan ang kutsilyo. Fasya, bakit? Bakit kita tinangka mapatay? Kasalanan mo! Wala akong nagawang kasalanan sa'yo. Namatay si Mateo sa kagagawan mo! Disgrasya nangyari sa kanya. Kung hindi niya ako tinangkang mapatay, hindi siya mapapahamak. Dahil sa kagagawan mo, nawala ang lalaking napamahala sa akin. Sinasabi ko na nga ba, boyfriend mo si PO3. Noong una, nakipagrelasyon lang ako sa kanya dahil sa pera. Dahil sa pagiging galante niya. Pero nang mawala siya, saka ako nadama ang malaking kawalan niya sa akin. Saka ako naramdaman ang kirot na mawalan ako ng mahal sa buhay. Wala ka pa rin karapatang magiginti sa akin. Meron! Dahil nang malagutan ang hininga si Mateo, nangako ako sa bangkay niya. Sumumpa ako na ipaghihiganti ko siya. Kaya mamatay ka. Kung hindi ako mabilis na nakailag, nasakyan mo na ang sikmura ko. Hindi mo maiiwasan ang kamatayan mo. Huminahon ka, Francia. Gagawin ko ang plano ko. Igaganti ko si Mateo. Ibabaon ko itong patalim sa tapat ng puso mo. Papatayin kita. Patayin kita. Tama na, Francia. Tama na. Patayin mo. Sabing tama na! I'm sorry. Pero kailangan saktan kita para maaga ko sa iyong patilim. Para huminahon ka. Roxanne? Kung alam ko lang na nandito ka sa labas ng gate, hindi sana ako lalabas. Inabang kita rito para magkausap tayo. May dapat kang malaman. Wala na tayong dapat pag-usapan. Meron. Yung babaeng nakita mong humalik sa akin, hindi ko inaasahan yun. Sinadya lamang niya akong akitin para kumagat ako sa kanyang patibong. Sinungaling! Maniwala ka sa akin. Wala kaming relasyon ang babaeng yun na muntik nang pumatay sa akin. Kung wala kayong relasyon, hindi ka sasama sa kanya sa motel. Alam mo? Alam kong hindi magsisinungaling yung nagsumbong sa akin na nakakita sa iyong lumabas ng motel kasama ng babaeng yun. Roxanne! Umalis ka na! Ayoko na marinig pa yung sasabihin mo! Ayoko na makausap ka! Ayoko na makita ka! Tapos na sa atin ang lahat! Roxanne! Roxanne! Nagbabalikan nyo ni Gold, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Bounty Hunter! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Bakit nabumugto ang mga mata mo, Roxanne? Ha? Hindi, kuya. Huwag ka na magkaila. Bago ako dumating, bago mo ako pinagbuksan ang gate, narinig kong umiiyak ka. Ha? Bakit? Sinong nagpaiyak sa'yo? Si Ador? Nag-away kayo ng boyfriend mo? Wala na kami. Sinabi ko sa'yo, huwag kang magpapaapi. Dahil kapag may nangapi sa'yo, ako ang makakalaban. Humanda sa akin ang Ador na yon. Kuya Galo. Sa ginawa niyang pagpapaiyak sa'yo, isa-salvage ko siya. Ador, marami ka nang nainom. Ayaw mo lang ako, Vita. Hindi ka naman gaya kong malakas uminom. Hindi ka matanggap na wala na kami ni Roxanne. Magkakaayos rin kayo. Ayaw na niyang makipag-usap sa akin. Subukan kong tulungan ka magpaliwanag sa kanya. Huwag na. Sarado na ang isip ni Roxanne sa laki ng galit sa akin. Eh, paano?
Kaya mo lang bang luyang mawala sa buhay mo? Ang babaeng pinakamamahal mo? Ano, Francia? Isa-salvage si Adorne Chip Galo Sarmento? Oo, Jovita. Yun ang hindi sinasadyang narinig ko sa pakikipag-usap ni Chief sa kapatid niya si Roxanne nang mapadaan ako sa harap ng bahay nila. Kaya hinanap kong kaibigan mo para mabigyan ko siya ng babala. Anong kasalanan ni Ador? Nagalit si Chief kay Ador dahil sa pag-iyak ng kapatid niya. Kasi nag-away at nagkasira si na Ador at Roxanne dahil sa akin. Kaya nakukonsensya ako. Kaya gusto kong mailigtas si Ador sa tiyak na kamatayan. Wala kasalanan si Ador sa girlfriend niya. Mabuting tao siya. Napatawad niya ako kahit pinagtangkaan ko siyang patayin. Pero bukod sa pag-iyak ng kapatid ni Chief, desidido siyang itumba si Ador dahil... Dahil ano? Ipagtatapat ko sa iyong lahat, Vita, para matulungan mo ang kaibigan mo. Dahil desidido si Chief Sarmiento na itumba si Ador. Sakto ang dating mo, Ador. Hindi mo na ako pinahirapan sa paghunting sa'yo. Chief, nagbalik ako rito sa inyo dahil gusto ko magkaintindihan kami ni Roxanne. Gusto ko magkabalikan kami. Galing ka rito sa loob ng aming bakuran. Chief! Kuya Galo! Wow! Huwag mo tumakbalan si Ador! Huwag mo! Roxanne! Siya papatayin doon! Roxanne, huwag kang yumakap sa kanya! Kahit na nag-away kami, kahit pinaiyak niya ako, hindi ako babaeng na patayin mo siya! Lumayo ka sa kanya! Patayin mo siya! Unahin mo na ako! Unahin mo na akong patayin, kuya! Huwag si Ador! Hindi ako babayan! Kung ganun, humanda ka ng mamatay! Ako! Oh. Maate mo akong patayin? Ako na sarili mo, kapatid! Hindi kita, kapatid! Kuya Galo! Yan ang totoo! Hindi kita kadugo, Roxanne! Ampun lamang ako ng mga magulang mo! Nagampun sila dahil akala nila hindi na sila magkakaroon ng tunay na anak! Malas lang nila nang maisilang ka dahil halos sabay silang nawala ng sanggol ka pa lamang! Hindi kita tunay na kapatid! Kaya baliwala sa akin na sabay kita na burahin sa mundo kasama ng taong napakalaki ng atraso sa akin. Sabay ko na kayong papatayin! Nagbabalik ang unico DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan Bounty Hunter. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report! Desidido si Galo na maitumba si Ador kahit madamay pa si Roxanne. Subalit bago niya nakalabit ang gatilyo ng kanyang baril, umalingaw-ngaw na ang putok sa sandata ng tomboy na si Jovita. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Simayan. Nag-uulat para sa DZRH, ang kuna ng hipinan ng radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan? Flash Report! Jovita! Hindi ko gustong mabahiran ng dugo ang mga kamay ko, Ador. Pero kailangan... Dahil hindi ko mapapayagang mawala ng kaibigang kaya mo at patuloy na mamayagpag ang kasama ni Chief Sarmiento na siya palang utak ng pagpapataka sa mga high-risk prisoner upang huntingin at itumba ng mga tauhan niyang bounty hunter para makubra ang malaking bahagi ng reward na nakapatong sa ulo ng mga pugante. Paano? Si Francia. Siya nagpaalam ng lahat sa akin. Kaya ako kumilos. Pagkilos na hindi ko pinagsisisihan. Dahil naipagiganti ko ang aking ama. Nabura ko pa sa mundo
ang isang taong sakim, makasarili, mapagpanggap at pinuno ng mga walang konsensyang bounty hunter! Ador? Suksan? Ako na nagpunta dito sa kaingin kasi nabalitaan ko. Nagbalik ka uli sa pagkakaingin. Simple lang kasi ang trabaho mo ito, Roxanne. Maliit ang kita, pero sa trabaho mo ito ko natagpuan ang kapayapaan ng aking isip at ng aking buhay. Kahit nag-iisa ako. Hindi ka mag-iisa, Dor. Narito ako. Roxanne? Pinaliwalig na sa akin ni Francia ang lahat. Kaya nalaman ko na wala akong dapat na ipaghinalakit o ikagalit sa'yo. Kaya makakasama mo ako sa gusto mong simpleng buhay. Kahit sa habang buhay. Roxanne? Ator. Nawa ay inyo pong kinapulutan ng aral ang katatapos na kasaysayan na hango sa tunay na pangyayari. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landichon Jr., Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, at Jenna Linda de Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutian. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Production Assistant, Anjing Cruz. Creative Consultant, Salvador M. Royales. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli namin kayong hahatiran ng isa pang maaksyong kasaysayang hango sa tunay na pangyayari sa ating dulang. Ano ang katotohanan?